time to head on sa ating game number 2. Kung ngayon lang kayo nanood ay 1-0 na po ang laban na ito in favor of Blacklist International. And alam mo, kung papansinin mo nga itong screen na ito ngayon, kung makikita mo yung mga ilaw sa ilalim ay namamatay po yan kapag ka natatapos ang karera ng isang kupunan. The attention to detail by our team na nandito sa MPL playoffs. Grabe, no? Nakita ko rin yun actually dun sa group. May mga fans na nakapansin. And now, game 2, makakabawi nga ba ang Brent Esports dito sa Blacklist International? Most likely, may kita natin for Blacklist International basically the same with Oh My Venus sa Matilda Hero. So talagang makakapitalize nga dito yung kanyang mga Wisp and favor as well. So Owen has to step up in terms of the Vision Gaming na pwede niyang gawin dito against the Blacklist. And in terms of the Jungle Emblems, basically the same for our junglers. Ang pinakaiba lang is kung saan nila nilagay yung specifications ng emblem na yon. Few, napaka-aggressive talaga ng play niya netong isang Valentina. Alam niya na nasa kanya yung advantage ngayon in terms of the damage output and the mobility. At si Owen naman ay ginagamit na yung Guardian's Barrier niya para hindi mapalapit si Haji. Tinatanggal niya lang si Haji doon sa XP range pag namamatay yung minion ng kalaban niya. Kailangan kasi talaga na mapoke dito si Haji kasi yung passive nung Valentina, pag mas mataas yung level, mas mataas yung damage. So dinedelay niya from time to time. Ooh! First blood makukuha dito ni Kyle TV with a lethal counter. Nag-pay off yung pampopoke dito ni Few. At ang tumapos ay si Kyle TV. They're giving so much importance doon sa pag-shutdown kay Haji, pero doon sa may taas, may sagot ang side ng Blacklist International. They take down Super Marco. And ibig sabihin noon, lamang si Oheb sa matchup na ito pagkabalik niya. Oh, sobrang lamang pagdating sa matchup kasi even the last minion wave ay si Oheb na rin yung nakapag-clear. So in terms of XP and the gold lamang ngayon, si Oheb. So for Brand Esports, meron na nga turtle objective. Si Pandora, aggressive ha? Pumasok siya dito with Electrofile Blow. Makakatakas nga ba? Pero hindi. Merong real world manipulation. Pero ang turtle naman na mase-secure ni Kyle TZ. Sinacrifice dito ni Pandora yung sarili niya para makapag-zone out. And that is the first objective na meron tayo sa ating laro. It will go to the side of Brand Esports. And to think kung gaano ka-selfless dito si Pandora, na handa niya ibigay yung sarili niya para lang ma-ensure na makukuha ni Kyle TZ yung kalamangan niya against Skywise. Kailangan lang niya ingatan from time to time kasi solid din yung laning dito ni Edward sa may bottom lane. So if ever man na kumunat at mauna sa kanya magkaroon ng items, medyo magiging mahirap para sa kanila. But yes, with the turtle taking kasi of Brand Esports, medyo nasisira yung pattern ng Blacklist doon sa mga usual rotation nila on early game. Kyle TZ aiming to go for that level 7 at mauna siya kay Wise. Pero si Wise naman dito ay unti-unti ding nagkakaroon ng lakas ng loob na kumontest doon. Alam niya na wala ng retry dahil nagamit doon sa Little Wanderer. Pero sinusubukan talaga ni Wise na kunin yung resources dito ni Kyle TZ. Man-to-man defense para doon sa dalawang junglers. Sinusundan nila yung passing ng isa't isa at mukhang pwede sila magbigayan dito sa may bandang gitna. Oh My Venus, lagi siyang nasa gilid ni Wise para in case na ma-put into a sticky situation itong si Wise, easy guiding win pa atras. Automatic agad, no? Parang same play nila with that Barats. Pero kung titignan natin for Few, ha, yung kanyang in-IMU is the same hero na ginamit niya kanina on game number 1. So kailangan ma-force to ng Blacklist International na magamit na agad bago pa mag-spawn yung turtle on that 20-18 seconds. Kailangan nilang gumawa ng paraan dito para mabugaw or kailangan nila ng paraan para mapasabi si Few na, ay teka lang, kailangan ko isalba yung teammates ko. Pero at this point, 4 seconds still, the next turtle rises up. I think eto na yung hudyat na parang, okay, successful na tayo, hindi nila na-force out. Taka, contest natin tong take na gagawin ng Blacklist. Labanan ng real world manipulation to, pero si Few ang unang bibigyan. Pero siya naman ang merong real world manipulation na pwedeng ilatag pag nagkaroon talaga ng labanan. Edward dito kasama, nilatag na yung real world manipulation. Super Marco papalagdel, pero nakuha ni Kyle TZ yung turtle. Si Edward naman may ipit sa gitna, pero may consecration pa. Hahabulin siya ni Pandora, hindi enough yung execute para i-execute siya
Brenny Esports with a turtle secure now. Sila na may hawak ng konting kalamangan pagdating sa gold at mukhang hindi pa nila papabayaan dito si Oheb. Meron dito go away. Gumamit ng go away pero si Ogwen naman ay hindi natakot. Super Marco, nakakuha siya ng energy shields dito in terms of gold and that is a good way to get back kung ano man yung nawala mo kanina nung na-takedown ka ng side ng Blacklist International. Kaya din nag-rotate na yung Brenny Esports doon sa may top lane at hindi na nila tinulungan pa mag-hit si Super Marco doon sa may turret. Now for Brenny Esports, may kita natin that even for a few ay pinipilit niya, kinuha na naman yung real world manipulation. So medyo delikado dito si Oheb and even Oh My Venus sa may top lane if ever na mag-engage or if ever man na masira na yung tore. Yun, si Oh My Venus yung maaaring matrap doon sa may bandang top lane. Wala siyang mga kasama dito at nagamit na ngayong Guiding Wind. Apat laban sa isa. Ngayon papasukin na nila pero may Circling Eagle. Ngayon magde-delay lang siya pero may untog. Oh My Venus with a flicker out. The queen will survive. Pero ngayon nakabang naman si Wise lang magtatapat ikaltizi. Si Pandora naman nandito na sa eksena. Si Oh My Venus hindi makakauwi pero ngayon tore lang pre. Yun lang ang target ni Super Marco pero gahibla na lang. Kamuntikan na lang mabasag to. Haji, tapos si Ogwen, tingin ko hindi muna nila bibitawan etong gold lane na to dahil nga isang pitik na lang yung tore na iyon. Edward ang primary target nila. Hindi na kasing likse ng isang Benedetta yung gamit na hero ngayon ni Edward. So that means mas nagiging manageable na siya i-take down. And if this is a Uranus, ibig sabihin nun ay matutuwa na ngayon ang side ng Bren Esports na i-take down siya na i-take down dahil nga napapansin nila na ay, hindi pa pala ganun kakunat. Hindi pa ganun kakunat. Tapos sumakto pa yung emblem talent dito ni Fiu na depende din yung kanyang damage based on the total HP of the hero. But take note, nagamit na yung heavy spin. This is the turtle objective but we really have to commend yung naging wild charge kanina ni Ogwen during that circling eagle. Hindi na nagkaroon ng stun na doon sa may top lane earlier. Grabe yung ginagawang dominance ng Bren Esports dito sa mga objectives na kung saan akalain nating dapat may lamang itong Blacklist dahil nga nasa kanila yung Akai. Pero ngayon si Fiu ang mambubuli using that real world manipulation. Pero sagot din to ni Haji, siyang original. Pero ngayon, nandito naman yung damage na binibigay nila. Si Fiu maaaring maiwan pero ngayon sama-sama na ang Blacklist International. Ang ganda ng ginagawa nila dito, Ters. Yun nga yung pag-juggle ng ating mga laban. Minsan, i-fake nila na, teka lang, lalaban tayo. Tapos kapag ka nagko-commit na at nakikita nila na parang bumibigay yung side ng Bren Esports, bumaback sila ng onte para mas pabor sa kanila yung lugar na paglalabanan. Pero kasi yung Bren Esports, may kita mo din na disiplinado din eh. Oh, speaking of disiplina, inuntog si Wise, na-force na naman yung heavy speed. Alam mo, parang ito yung pinakaginagawa talaga ngayon ng Bren. Pinipilit nila as much as possible na makuha at magamit ng ibang mga players ng Blacklist ang kanilang mga ulti para ma-force nila for a teamfight. Konting-konti na lang, by the way, yung HP nung Torre sa may middle lane and even Kaldizi na agawan lagi. You don't usually see this. If you would see yung levels ng ating junglers, Kaldizi at level 12, si Wise at level 9. Ngayon talaga lamang na lamang si Kaldizi, itong rookie jungler ng Bren Esports ay nagpapakitang gilas. Pero tuloy pa rin ang depensa ng Blacklist International sa may bandang gitna. I would like to comment yung matchup dito ni Pandora at ni Edward. Si Pandora gamit niya yung best hero dito ni Edward tapos sumasabay siya. Parang nakita niya rin kanina kung paano yung rotation ni Edward sa may XP lane. Kaya inuunahan na lang din niya. Now the pressure is real doon sa may middle lane pero top lane. Naipit dito si Pandora with a heavy spin. And ang makakuha ng kill na yun ay walang iba kundi si Oheb. Pero may bawi din naman ang Goldener ng kabila. Super Marco securing the kill onto Edward. Ngayon naman, ituloy pa rin ang pagbibigay nila ng pressure. Lord is up. 8 minutes in. Hindi pa to yung Lord na humahampas. Pero if ever na makuha to ng Bren Esports, malaking tulong sa pagkokontrol ng minions. Speaking of tulong, may kita natin ngayon na lamang din in terms of gold. Golden ng side ng Bren Esports. So malaking factor dito yung Windtalker plus that Berserker's Fury. Actually, same with the Blacklist International. Pero yung mga added, yung mga Chop Suey build, malaking bagay kasi siya. So makikita natin mamaya more on Wind of Nature. Paunahan na lang kung sino unang pumindot or sino maging mas pasensyoso sa kanilang dalawa. Pandora, nandito na naman sa area. Talagang clear lang ng wave. Tapos balik para tulungan yung kanilang mga members.
at wala na namang purple buff dito si Wise. Kumbaga kanina yung pangungulit na ginagawa ng Blacklist International, binabalik ng side ng Bren Esports. Saka alam mo kasi sa anti-batters, parang nangyayari dito para sa side ng Bren Esports, pagka mag-go na yung side ng Blacklist International, parang nagdi-disengage na sila. So, magagamit yung ulti, mapo-force. Tapos Bren Esports alis muna sa posisyon na yon, tapos focus na ulit. Kaya nakakuha din ng push sa Torre doon sa may bottom lane. Ngayon si Ogwen nandito, yung kanyang Guardian's Barrier. Talagang pinipigilan niya lang sila Wise na makalapit. Pandora, Kyle, TZ nandito sa kanilang kaliwa. And Vue, talagang all lanes, talagang deep into the side of Blacklist International. Yung First Lord, hindi naman yan kakaldag sa isang torre mamaya. Hindi pa yan yung tipong bubunggo. Oo, hindi pa nandudunggol, sabi nga ni Naisu. Dunggol nga talaga, kailangan lang asahan si Pandora low. Pero si Edward din naman, so successful yung Bren Esports sa pag-utilize. Pero si Fiu bumitaw na, kaso nga na makakancel. Andito na si Aji na sumagot din. Meron ding parisukat na inilatag, pero mapapaback away. Makakalabas sila, pero si Fiu nakakaramdam. Ngayon si Wise, wala siyang heavy spin. Pwedeng mag-go yung Bren Esports, pero nakikita mo naman yung tapang nila na hindi na nila binibigyan pa ng espasyo yung Blacklist na pumunta even doon sa Ong Jungle Camp nila. Alam mo kasi parang pati yung taunt ni Fiu, ginagamit niya talaga agad since masugot din lahat ng players dito ng Blacklist International. Pero ang pinaka nakakatakot dito is for Blacklist International, Ohev is at 101. So ibig sabihin yung kanyang farming ay continues. Either way, meron pa rin siyang items. So nagbuo na siya dito ng more on the defensive item, pero mas angat pa rin yung items ni Super Marco. Namang na lamang doon sa gold. Oh my Venus and his team, kailangan nila ditong maghanap ng paraan para kahit papano ay makaalis dito sa choke na ginagawa ng side ng Bren Esports. In terms of the resources, wala silang masyado makuha. Yes, makakuha kayo ng minions, pero isipin mo kung gaano kadaming tao yung naghahati sa isang minion wave. Talagang kailangan nilang eksakto yung pagbabalanse dito ng resources, at mukhang wala nang ang dumadating sa Blacklist International kundi yung minions mula sa side ng Bren Esports. Napakaganda na nabanggit mo yan, kasi kahit yung Lethal Counter, yes, magkakaroon ng Lord, ginamit pa rin ni Kyle TZ para makuha yung Orange Buff. So talagang hinahayaan nila na yung minions lang ang source of income. Regardless, tama na naghahati-hati sila ngayon. So medyo mahirap para sa Blacklist na mag-contest, pero kung makakapag-push sila sa may bottom lane, why not? Another objective sa bulsa ng side ng Bren Esports. At kung kanina yung domination ay back and forth between the two teams, ngayon naman, this is all Bren Esports pagdating ng 6-minute mark. Palaki lang ng palaki yung kalamangan nila at talagang hindi nila ito binibitawan. Sobrang consistent kung paano nila laruin yung mga big objective takes na hindi sila basta-basta nagpapapitas. Oh, speaking of, hindi din talaga nagpapapitas, kasi even for Ogwen, pinapakita niya rin kasi talaga kung nasan yung mga players ngayon ng Blacklist International. So ngayon, kailangan ni Haji ng isang magandang real-world manipulation. Makontra niya dito yung pwedeng imbitaw ni Fiu at na-depensahan lahat ng mga minion waves na dadaan sa kanilang base. Bukas na ang base ng site ng Blacklist International. Pandora win a 1v1 dito si Edward. And tingin ko, ito talaga yung name of the game, Chantelle, no? Kung sino yung mas madaming tao into the early game, sila yung mag-dedictate ng pace ng laro. Si Wise ang napapatumba. Naku, hindi ko nga in-expect na mapapatumba nila yun dahil isang harang lang talaga. And with that burst damage, Bren Esports gains control dito sa mismong base ng Blacklist. At mukhang sobrang sakit anong damage na binibigay nila. Pero si Ohe buhay pa. Si Owen dito low na. Super Marco Pandora is out. Mukhang si Owen mapapatumba rin. 2v3 situation. Blacklist International. Mukhang ikakapitalize yung pag-overstay ng Bren Esports. Masyadong punek sa yun. Pero Ohe, lumipat na. Si Fiu lumalaban. Pero hindi niya magagamit ang kanyang first kill para baliktarin yung sitwasyon na iyon. Ito na naman yung binanggit natin na hindi pa nabibigyan ng death si Oheb. Kita natin sa ating instant replay na nandun na yung damage even on the linking skill. If ever man na gusto pang humabol, meron pa silang guiding wind. So this time around, na kailangan bantayan ng Bren
esports is the damage coming in from OHEB. Possible blade armor for them. Pero ito na yung pwedeng dire-direcho on the turret destruction for Bren. Kyle TZ, andito sila sa area and si Edward ay nakita si Kyle TZ na lumalapit unti-unti. Pero ngayon, for the side of Blacklist, yes, nakakuha kayo ng isang victory at napigilan nyo yung defense na meron, yung offense na ginagawa dito, yung siege na ginagawa ng Bren Esports. Pero kasi hindi ibig sabihin nun na kayo ay nasa labas na ng panganib. And for Blacklist International, kailangan lang nilang maging mindful sa kanilang positioning. Pero for Bren Esports, they have that hyper-aggressive na tank with that Grok. So, pwede na lang pilitin. Kailangan lang nilang i-take note kung saan ang posisyon ni Haji. It's all about noting the positions. And tatandaan natin, if you note the position on the side of Bren Esports, automatic kasi si Pandora yung naaatasang puntahan yung mga high priority targets na yon. Basically, yung mga nakita nyo nung game number one na ginawa ni Edward, yun yung kailangan din gawin ni Pandora sa game na ito. Masyado ata silang napasobra doon sa kanilang attempt onto the base na parang hindi nila gaanong napansin na kahit apat lang yung members doon, kahit wala si Wise, kaya pa rin naman talaga depensahan on ang Blacklist International. Oh, hindi sila pwedeng manggigil. Kailangan nilang unti-untiin yung mga possible na resources, take down inhibitor turret, and then move on to the next one. So, tama din yung nabanggit ni Butters na pwedeng manggulo muna ulit at kumuha ng attention si Pandora para mabawasan. Kasi nagkakaroon na ngayon ng chance yung Blacklist to do that ube playstyle. And itong dalawan to, nakikita mo si Venus talaga nagsasalita na siya. Kumbaga, dinidictate niya na kung ano ba talaga yung mga dapat mangyari dito. And as we all know, ang word ng isang queen ay batas at kailangan sundin. Kumbaga, in terms of strategy and all that. But on to the other side, talagang chill lang sila. Kung mapapansin nyo, sila Kyle, sila Pandora ay meron pang silang sariling version nila ng isang handshake. At napakahaba ng handshake na yun, pero napigilan bago natin makita yung buong sequence eh. Parang madami pa yun eh. Madami sa, pa eh. Sa inyo ba, di ba meron din kayong ganun or wala? Meron yung minimanjin eh. Medyo delikado eh. Ah, oh, delikado. Okay. Uy, pero alam mo, ito ah. Yung playstyle sa ginagawa ngayon ng side ng Bren Esports, alam mo, dito ko nabibilib sa mga bagong mga junglers eh, yung mga rookie junglers na ito. Dahil parang nagiging hybrid na rin yung understanding. Kasi dati ng mga early stages ng MPL, kung naaalala nyo, yung mga pagpasok nila Wise, merong mga assassin players na nag-jungle, merong mga utility junglers na talagang ang galing gumamit ng mga utility. Tapos, ngayon, yung mga bagong sibol, yung mga bagong mga rookies natin na pumapasok sa MPL, parang they can be the best of both worlds. Mix na. Maganda na mix kasi with that introduction of hybrid junglers, ibig sabihin, aware din yung mga junglers natin ngayon kung paano gumalaw yung mga tanks. So, mas matindi ngayon ang connection para sa mga players natin with that hybrid setup. A lot of people here inside our venue. Andyan, siyempre si Boss Strike. Siyempre, lagi nanonood yan kapag may laban. Ang Blacklist International. And alam mo, talagang todo suporta lang sila dito sa ating isa sa mga nagbigay ng karangalan sa ating bansa. And talaga ang V-Wise tandem talaga pag pinakita. Kumbaga, kay V, kapag siya yung pinakita, magsisigawan. Na lahat. Kapag ka na pinakita yung V-Wise, may tailian na. Oo. Yung mga G na. Diretso na. Wala nang sigaw na, gano'n lang. Gagano'n na lang. Gagano'n na lang sila bigla. Well, on another perspective naman, kung papansinin natin, in terms of Blacklist International, ito yung mga playstyle sila na ginagawa nila. Ito yung mga winning formula nila eh. And sa totoo lang, I like the adjustment na ginagawa dito ng side ng Bren Esports. Kasi kung papansinin mo, katulad nga ng sinabi ni Santi kanina, hindi siya masyado nakikita ng Benedetta. Pero kung kailangan gamitin ng side ng Bren Esports, parang gagawin at gagawin nila. Oo, dederecho talaga eh, no? Mapapansin natin,
Actually, 5 gold for Bren, but this is the 15-minute game time. So, ang pinakamalaking factor dito is kung paano yung mas madaming bala. Kasi minsan, di ba, nakikita natin for Bren, pinipilit magamit ng ulti ng Blacklist International, same with the Blacklist. So, pwedeng magkaroon ng bait play na kanina pa natin binabanggit para sa ating dalawang players. At ito na naman, huling nakakita tayo or yung huling lore dance ng dalawang teams natin around 27 minutes, around 25 minutes kanina. This is going to be the third Lord Dance. Katulad nga ng sinabi ni Chantel, and this is important para sa side ng Blacklist International. Nakikita na natin sa kanina na nakakabawi na sila. Nahahanap na nila yung tamang entrada pagdating sa mga team fight. Pero getting this Lord means na talagang mapapatagal nila yung buhay ng kanilang mga tore sa mga susunod na minuto. Unang na-clear dito ni Pandora yung mismong lane doon sa XP lane, kaya naman mukhang makakasabay siya dito sa mismong teamfight. Pero ngayon, agawan na naman ng Lord ang mangyayari, pero makukuha naman to ni Kyle TZ. Nakuha niya na yung Lord, hahabulin pala si Haji, si Super Marco nagwawala na, at mukhang wala na rin kawala yung isa. Double kill para kay Super Marco, si Edward, kasama dito si Oheb. Sila yung de-defensa, pero may mga minions sa paparating, kailangan nila magsama. Hindi in-expect ni Kyle TZ na yung kanyang lethal counter ay buy one, take one. Nakuha mo na yung Lord, napalo mo pa si Wise. Yung mga minions doon sa taas, tapos babasagin nila yung mismong inhibitor turret. Magsuspawn yung mga minions, aabot nga ba yung mga members ng Blacklist? Kasi kung hindi, maaaring endable na. Pinasok din ni Owen, nahuli si Oheb. Si Edward naman ang magbabuy time. Pepwestuhan niya kung saan nakapwesto yung mga minions. Pero hinarangan dito ng wall, Guardian's Barrier para hindi makalapit. Pero right on time ang pagpasok ng mga members ng Blacklist. Pipilit ba ito ng side ng Bren Esports? Palapit na yung Lord doon sa may bot lane. Unti-unting nagpo-poke button sila dito, pero may heavy spin na magagamit, and si Wise inaipin niya si Pew. Si Haji dito napabitaw na ng pang-depensang real world manipulation, pero napalipad na rin dito si The Queen. Pero nakapwesto naman dito si Pew with a burst damage. Yung base pwede na ilock ng Bren Esports, at sila ngayon ang magtatay ng series. All one. No sweeps.